8.6 million low income non-pantawid pamilya Pilipino program families na nagkakahalaga ng 51.1 billion pesos. Mayroon ng 459 out of 1,589 LGUs ang nakapagkamit na ng 100% completion rate sa pamahagi ng SAP. Mayroon na din na 38 na LGUs na nakapagsubmite ng kompletong liquidation reports sa implementasyon ng social amelioration program. Karagdagan dito ay mahigit 16.3 billion na naipaabot sa mahigit 8.7 million for peace beneficiaries na cash card holders sa buong bansa at mahigit 363.8 million para sa 92,923 for peace beneficiaries na walang cash card. Mahigit 323.3 million na rin ang naibahagi sa 40,418 na transport network vehicle service at public utility vehicle drivers sa National Capital Region. Sa pag-aalatan, umabot na sa mahigit 68.2 billion ang naipahatid sa 12.5 million na benepisyaryo ng Social Amelioration Program. Bukod sa emergency subsidy, ang DSWD bilang parte ng mandato nitong magbigay ng technical assistance at resource augmentation sa mga LGUs ay patuloy ang pagpapahatid ng family food packs sa mga lokal na pamahalaan upang tulungan silang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng kanilang mga constituents. Sa kasalukuyan, nakapagpahatid na ang asensya ng 627,012 family food packs na nagkakahalaga ng 264.1 million pesos sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Gayun din, 36,173 clients na mayroong COVID-19-related concerns ay nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng assistance to individual in crisis situations. Kabilang na rito ang 6,478 stranded individuals. Ang buong halaga ng assistance na naipamahagi ay nagkakahalaga ng 152.8 million pesos. Para naman sa social pension for indigent senior citizens, 319,696 beneficiaries na ang nakatanggap ng kanilang ayuda na nagkakahalaga ng 3,000 pesos sa bawat semestre. Sa kasalukuyan, nagkakahalaga ng mahigit 959 million pesos ang nauna nang naipahatid sa mga senior citizens. Sinisikap po namin at hindi po humihinto ang aming departamento sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang sa madaling panahon ay makompleto na ang pamahagi ng ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program. Sa ngayon naman, tutungo tayo sa mga katanungan. May mga nagsusoli ba ng ayuda? Ano ang reaksyon ng DSWD hinggil dito? Gusto naming pasalamatan ang mga pamilyang nagsasauli o nagsauli o nag-waive ng kanilang mga cash credit subsidy para sa kapakanan ng ibang nangangailangan dahil sa kanilang kabutihang loob. Tulad ng mga residente ng Bakun, Benguet na nag-waive ng kanilang slots upang mabiyayaan ang ibang pamilya na mas lubos na nangangailangan. Gayun din sa mga residents ng Nabotas na nagsauli ng kanilang SAC form upang di mapabilang sa pagbibigay ng cash subsidy. Pangalawang katanungan, ngayon po na inanunsyo na ng Malacanang na may dagdag na 5 milyong pamilya na makakatanggap ng ayudang SAP sa second tranche, paano po ito ipapamahagi ng DSWD? Hinihintay po namin ngayon ang executive order na ilalabas ng Office of the President na nakasaad doon ang panununtunan
sa mga bahagi ng second phase ng implementasyon ng SAT. Malaking bagay, kapag lumabas po yon, ay doon magbabalangkas ang Interagency Technical Working Group on SAT ng guidelines para sa implementasyon nito. Malaking bagay kung magkaroon ng karagdagan na 5 milyon na pamilya ang makakatanggap ng ayuda dahil mas marami ang matutulungan na low-income families upang masustentuhan ang kanilang pangangailangan sa panahon na ito, lalo na ang pagbili nila para sa kanilang mga kakainin. Pangatlong katanungan, Mayo na pero hindi pa rin naibibigay ang SAP cash subsidy para sa Abril. Kailan po kaya ito matatanggap? Ang pondo para sa SAP ay naipamahagi na ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan. Katulong po ng lokal na pamahalaan ang DILG, AFP, PNP at DSWD personnel galing sa regional field offices sa pagpapamahagi ng ayuda sa mga benepisaryo. Ang lokal na pamahalaan ang nagpaplano ng pamamaraan o estratiya sa pagpapamahagi ng ayuda sa kanilang constituents, kung ito ba ay house-to-house o big venue payouts. May mga kadahilanan din kasi kung bakit naantala ang pagbibigay ng ayuda. Una dito, dahil malalayo ang lugar ng mga benepisaryo, lalo na ang mga island municipalities, barangays, o isolated areas kung kaya't pinagliliban ang pagbabayad ng SAP. Pangalawa, may mga lugar na high risk dahil mataas ang COVID-19 inspection, kaya ganun din, pinagliliban din ang pagbayad ng ayuda. Malaking bawas po kasi sa workforce ng lokal na pamahalaan kapag may na-impact na personnel nila dahil ang mga nakasama ng COVID-19 positive ay kailangan mag-self-quarantine. Ganin din po sa mga DSWD personnel na mga field offices namin na marami na din ang nag-quarantine dahil sa pakikihalubilo sa COVID-19 positive cases. No? So mula nung March 10, isa na po ang positive COVID-19 namin na personnel at 253 na rin na personnel ng departamento nationwide ang nag-undergo na ng self-quarantine. Pangatlo, dahil na din sa security situation sa mga lugar na bibigyan ng ayuda, marami pong mga insidente na kung saan may mga balak na agawin ang mga pera para pang-ayuda o meron din namang mga presensya ng mga MPA o kaya't ang mga local na pamahalaan po ay nagdedesisyon na ipagpaliban muna ang pagbigay ng ayuda. Subalit, tuloy-tuloy naman ang pag-uusap ng LGU, DILG, AFP, PNP at DSWD para magawa ng solusyon ng mga challenges na ito. Maari bang unahin na mabigyan sa second tranche iyong mga pamilyang hindi nabigyan sa first tranche? Sa ngayon, ang umiiral na panununtunan ay kung sino ang mga nakatanggap noong unang buwan ay sila rin ulit ang mga benepisaryo para sa buwan ng Mayo. Ito ay ayon sa RA 11469, dalawang buwang ipapatupad ang SAP ngayong Abril at Mayo. Pero katulad ng nabanggit ko kanina, hinihintay lang namin ang executive order galing sa Office of the President na lumabas o na-publish para iyon ang gawin na basehan para sa paggawa ng Interagency Technical Working Group para sa pag-implement ng second tranche. May mga balita hinggil sa pangyayari kung saan may isang senior citizen na pumanaw habang nakapila ang naghihintay na makakuha ng kanyang SAP. Ano po ang hakbang ng DSWD para sa ganitong mga insidente? Kami po ay nakikiramay sa pamilyang naiwanan ng isang nakakatanda sa Bulacan kung saan siya ay pumanaw habang nakapila para sa kanyang SAP. Tignan din po ng ahensya kung paano
matutulungan ang pamilya ng nasawi. Inihikayat po namin ang mga senior citizens at mga PWDs na huwag na pong lumabas ng kanilang mga bahay para pumila. Maaring magpadala sila ng kanilang authorized representative na siyang kukuha ng ayuda kung ito ay ipapamahagi sa pamamagitan ng payout. Gayon din, hinihikayat namin ang mga lokal na pamahalaan na magtalaga ng mga ambulansya at mga paramedics habang isinasagawa ang payout para sa mga emergency situation. Nirerekomenda rin namin na mas makakabuting door-to-door delivery na ang pamamahagi ng ayuda para sa mga senior citizens at PWD para maiwasan po natin ang mga insidenteng ito. Na-disqualify ang company namin sa Dole Camp. Maari po ba kaming makasama sa mabibigyan ng DSWD Social Amelioration Program? Nais naming ipaliwanag na ayon sa Republic Act 11469, ang emergency cash subsidy sa ilalim ng SAP ay para sa 18 million low-income families na pinaka-naapektuhan ng ECQ. Kaya sila dapat ay nasa informal na sektor at nawalan ng pagkakitaan dahil sa ECQ. Kaya naman base sa eligibility requirements nito, hindi kwalipikado ang mga pamilya ng mga formal sector workers sa SAP. Ang mga may-ari ng mga pribadong kumpanya ang nagbigay ng ayuda sa kanilang empleyado at ang pamahalaan sa liderato ng Dole ang nagbigay ng ayuda sa pamagitan ng camp. Subalit maliit ang pondo ng camp, kaya inilunsad ang Small Business Wage Subsidy na naglalayon na makatulong sa 3.4 million empleyado ng pribadong sektor. Ang Small Business Wage Subsidy po ay ayuda para sa mga empleyado ng maliliit na pribadong negosyo na ipapadaan sa Social Security System. Bakit naman kailangan pang pumunta sa barangay para makakuha ng ayuda? Bakit hindi na lang house to house? Kabilang po sa pamamaraan sa pamahagi ng SAP na pwedeng gawin ng ating mga lokal na pamahalaan ay ang pagbabahay-bahay o ang door-to-door delivery ayon na rin sa omnibus guidelines sa implementasyon ng programa. Ito ay upang maiwasan tipunin ang maraming tao sa isang lugar na maaaring dahilan upang kumalat ang virus. Ang house-to-house delivery ng ayuda ay mahalagang maipatupad, lalo na kung ang mga puno ng pamilya ay mga miyembro ng vulnerableng sektor na maaaring madaling makakuha ng sakit dulot ng virus. May mga LGUs po tayo na nagbabahay-bahay para maipaabot ang ayuda habang ang ilan naman ay pinapapunta ang mga benepisyaryo sa big venue payout area upang mas mabilis may pamahagi ang SAP habang mahigpit na sinusunod ang social distancing. May mga lokal na pamahalaan na hindi makapagbahay-bahay dahil sa kanilang limitadong workforce. Ang pinakahuli pong tanong, marami pong reports ng irregularidad sa pag-identify ng mga benepisyaryo ng SAP katulad ng palakasan. Ano po ang ginagawa ng DSWD para dito? Kami po ay nakikipag-coordinate sa DILG para sa mga complaint laban sa mga opisyales ng lokal na pamahalaan. Alinsunod sa Executive Order 292, serye ng 1987, o tinatawag na Administrative Code ng 1987, ang DILG ang siyang nangangasiwa sa lokal na pamahalaan at sa pagtiyak na autonomiya, desentralisasyon, at pagpapalakas ng komunidad. Ang DILG din ang may kapangyarihan magtatag at magtangta ng patakaran
regulasyon at iba pang mga issue at pagpapatupad ng batas sa pangkahalatang pangangasiwa ng mga lokal na unit. Ang DILG ang siyang maaaring magpataw ng kaparusahan at sanksyon sa mga opisyales ng lokal na pamahalaan sa hindi tamang implementasyon ng social amelioration program. So maliwanag po 'yon kapag meron pong mga complaint o grievance na sangkot ang ating mga opisyales ng local pamahalaan ay ang DILG po ang may otoridad para sila ay disiplinahin o bigyan ng sanksyon. Ang DSWD ay mayroong grievance redress system na tinatag upang tumanggap ng mga reklamo kaugnay ng implementasyon ng SAP. So kami po, pag may mga complaint, nagtalaga po kami ng tinatawag namin grievance redress system. Para sa proseso ng aming grievance redress system, ang DSWD, Central Office dito po sa Batasan, sa pamagitan ng 24/7 hotline 16545 0947-482-2864-0916-247-1194 at sa numero 0932-933-3251 ay tatanggap ng mga reklamo at titiyaking may angkop na pagsangguni at pag-uulat na kinaukulang opisina para sa validasyon at o pagkandak ng investigasyon. So ayun po yung mga katanungan at sana ay natugunan namin ang mga pag-aalinlangan na ayon sa mga katanungan na binasa ko kanina. Muli, maraming salamat sa PCOO sa pagkakataong ibinigay sa DSWD upang makapagbahagi kami ng ulat para magbigay liwanag sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Nais ko muli magpasalamat sa ating mga local chief executives at kanilang mga opisyales hanggang sa barangay level sa walang kapaguran na pagbibigay ng ayuda sa kanilang mga nasasakupan. Nagpapasalamat din ako sa DILG, AFP at PNP sa pagiging partner ng mga lokal na pamahalaan upang maging maayos at matiwasay ang pagbibigay ng ayuda sa mga target beneficiaries. Salamat din sa mga DSWD frontliners sa pagbibigay tulong sa ating mga lokal na pamahalaan kahit na alam ko na kayo din ay naaapektuhan ng COVID-19 virus. At panghuli, nais ko din magpasalamat sa mga pribadong organisasyon na walang sawang tumutulong sa DSWD para magampanan namin ang aming mandato sa panahon ng crisis na ito. Magandang hapon po at mabuhay po tayong lahat.